Magandang umaga sa inyong lahat. Muli, tayo ay narito upang magkaroon ng isang kapanapanabik at makabuluhang paksa hinggil sa ating asignaturang Araling Panlipunan para sa ika-apat na baitang. Ang ating paksa para sa araw na ito ay ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaakibat ng ating learning target na kaya kong matalakay ang konsepto ng karapatan. Kaya kung handa na tayo, ay magsimula na tayo. Ngunit bago natin malaman kung ano-ano ang mga karapatan na tinatamasa ng bawat mamamayang Pilipino, ay balikan natin kung ano nga ba ang konsepto at kahulugan ng salitang karapatan. Ang bawat mamamayan ay mayroong mga karapatan. Ang karapatan ay tumutukoy sa mga bagay, kalagayan o kondisyon na dapat nating matamo o makuha upang tayo ay mabuhay ng malaya, masaya at matiwasay. Halina't alamin natin kung ano-ano ang mga karapatan na tinatamasa ng bawat Pilipino. Ang katipunan ng mga karapatan. Ang mga karapatan na tinatamasa ng bawat mamamayang Pilipino ay nakatala sa katipunan ng mga karapatan. Pinangangalagaan ng ating pamahalaan ang mga karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Ang mga karapatang ito ay nakatakda sa Artikulo 3 ng Saligang Batas 1987 at ang sinumang lumabag sa mga ito ay maaaring makulong, maparusahan o magbayad. Ang ating mga karapatan ay nakapaloob sa Katipunan ng Mga Karapatan o Bill of Rights. Ayon dito ang mga sumusunod na karapatan. Una, ang karapatang mabuhay, maging malaya, magkaroon ng ari-arian at pantay na pangangalaga ng batas. Kinakailangan nating maunawaan na ang ating mga buhay ay pinapangalagaan ng ating saligang batas at karapatan ng bawat mamamayan na maisilang sa mundo na ito at mabigyan ng kalayaan nang naaayon sa batas ng ating bansa. Kasama na rin ang magkaroon ng mga ari-arian tulad ng tahanan, mga kagamitan at iba pa nang may patnubay ng ating mga batas sa bansa. Ikalawa ay ang karapatang magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, pamamahay, papeles at mga bagay-bagay laban sa hindi makatuwirang panghahalughog at pagsamsam. Mahalaga sa ating buhay ang seguridad at proteksyon mula sa mga peligro na maaaring maranasan, kung kaya't kinakailangang mapangalagaan ito ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas at ordinansa na makapagliligtas sa atin mula sa mga krimen na maaaring lumabag sa karapatan nating ito. Ang ikatlo ay ang karapatang maging pribado ang pakikipag-ugnayan o komunikasyon. Kaakibat na rin sa mga karapatang binibigyan ng proteksyon ng ating pamahalaan ay ang seguridad ng ating pakikipag-ugnayan at mga relasyon ay maaari nating gawing pribado, hanggat ang mga pakikipag-ugnayan na ito at komunikasyon ay hindi lumalabag sa mga batas ng ating bansa upang tayo ay makapamuhay ng mapayapa at hindi masiyasat ng ibang tao ang ating mga pribadong buhay. Ikaapat, ang karapatang makapagpahayag o makapagsalita, makipagpulong o sumali sa mapayapang pagtitipon at magpetisyon sa pamahalaan. Sinisigurado nito na ang mga tao ay mayroong mga kalayaan upang ipahiyag ang kanilang mga saloobin hinggil sa mga usapin sa ating bansa. Hanggat hindi natin nalalabag ang mga batas na mayroong kinalaman sa kalayaan natin upang makapagpahayag. Sa ganitong paraan, din ay magagawa nating maipabatid sa ating pamahalaan ang ating mga hinaing at mga saloobin hinggil sa mga suliraning kinahaharap ng ating bayan.
Ikalima ay ang ating karapatang makapamili ng pananampalataya o relihiyon. Ang pananampalataya ay malaking bahagi ng ating espiritualidad, kung kaya't hindi pinipigilan ng pamahalaan ang ating pagpili ng relihiyon at pananampalataya hanggat ang mga gawain ng ating napiling relihiyon ay hindi lumalabag sa mga batas ng ating bansa. Ang ika-anim ay ang ating karapatan sa malayang paglipat ng ibang lugar upang manirahan at makapaglakbay. Bilang mga mamamayan ng Pilipinas, tayo ay binibigyan ng kalayaang makapamili kung saang bahagi ng Pilipinas natin nais manirahan. At tayo rin ay mayroong karapatang makapaglakbay sa loob at labas ng bansa hanggat tayo ay umaayon at sumusunod sa mga batas ng ating pupuntahang bahagi. Ang ikapito ay ang karapatang magtatag ng mga asosasyon, mga unyon, o mga kapisanan na may mga layuning hindi lalabag sa batas. Ito ang dahilan kung bakit mayroong iba't ibang mga NGO o non-government organizations na binubuo na naglalayo na tumulong sa mga mamamayan at mapanatili ang kanilang mga karapatan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang mga nabanggit ay iilan lamang sa mga karapatan na ating tinatamasa bilang mga Pilipino. Ngunit kaakibat ng pag-alam sa mga karapatan na ating tinatamasa, ay kinakailangan din nating malaman na mayroong mga pagkakataon kung saan ang ating mga karapatan ay nalalabag. Sa ganitong paraan ay magagawa natin protektahan ang ating mga karapatan mula sa mga pagkakataong ito. May mga pangyayaring nakahahadlang sa pagtatamasa ng ating mga karapatan o nagiging sanhi ng paglabag sa mga karapatang pantao. Sa mga pagkakataong ito, ang Commission on Human Rights ang ahensya na sumusuri sa mga paglabag na ito at nagbibigay ng karampatang kaparusahan. Ang ilan sa mga paglabag sa ating mga karapatan ay ang pananakit, pang-aabuso, at pananamantala sa atin ng ating mga kapwa kagaya ng krimen, terorismo at pananakot. Sa mga ganitong pagkakataon ay binibigyan tayo ng proteksyon ng pamahalaan sa pamamagitan ng ahensyang Commission on Human Rights. Kinakailangan nating tandaan na ang bawat mamamayang Pilipino ay binibigyan ng mga karapatan upang sila ay makapamuhay ng malaya, masaya at matiwasay. Tungkulin ng pamahalaan na siguraduhing napapanatili at napangangalagaan ang mga karapatang pantao ng mga mamamayang Pilipino. At ang mga karapatang tinatamasa ng bawat isa ay nararapat na gamitin ng maayos at tama upang maging kapaki-pakinabang na miyembro o mamamayan ng bansa. Dito nagtatapos ang ating paksa para sa araw na ito. At huwag kalimutang ipagpatuloy ang pagkatuto. Maraming salamat sa pakikinig at pagpalaing tayong lahat ng Diyos. Magandang araw sa inyong lahat.